Yes, hello guys. Kumusta? Kumusta kayo, YouTubers? God's morning, God's morning, God's morning to all. Okay, bago po natin pakinggan ang talakayan, balitaktakan ng ating NPICC founder at ang isang taga-media sa Palawan, si Kaluwi. Alam nyo, guys, ang mga media, para makakuha sila ng kanilang mga ibabalita, hahanap at hahanap sila para meron silang ibabalita sa mga tao. Pero kung kayo po na nasa media ay gustong magtanong sa NPICC, wag naman yung kunting oras o segundo. Kahit isang araw para kung hindi ka pa, wala ka pang kakayahan o kunti pa ang nalalaman mo about sa NPICC at ang Philippine Heritage Wealth na at aming ipinaglalaban, bigyan nyo siya ng isang araw para maipaliwanag niya. Hindi yung isang katiting lang na segundo o minuto. Ano, Kaluwi? Kaya, hindi ka talaga maniniwala. Hindi mo talaga malalaman ang katotohanan at ang programa ng NPICC. Magbigay ka ng isang, maglaan ka ng isang araw kay founder. Balikan mo siya. I-challenge kita. Kaya, yan, pakinggan natin dito sa ating YouTube channel, Red's Graces, ang usapan ng Palawan Media Man na si Kaluwi at ang aming founder, NPICC, ang henyo ng NPICC, Sir Ferdinand Lagundino. Tara na, pakinggan po natin. Okay, so harapin natin isang radyo sa bandera, radyo ng Palawan. Okay na, anak? Okay na. Okay na. Yes, yes. Okay na? Okay. Sige, tawagan niyo na lang ako. Okay, okay. Okay, okay. Porter, at istasyon ng radyo ang ating papaliwanagan ngayon dahil sinisira daw ang NPICC sa Palawan. Maganda ito, no? Maganda. Ito yung mga gusto kong senaryo na tinatanggap nila ang binibigyan nila ng panahon ang NPICC para magpaliwanag or ini-issue nila ang NPICC kasi mainit na ang NPICC. Talagang ini-issue na, kumbaga, para mabuksan, no? Ito kaparaanan din na mabuksan yung kaisipan ng sambay ng Pilipino kung ano po ba talaga ang nilalakad ng NPICC. Ano ang batayan, ano ang basehan, bakit nabuo ito. Kaya abangan ninyo at magkakaroon ng balitaktakan. Tingnan natin yung tawag nito. Hindi na kayo magtatanong sa akin eh. Kung yung naparinggan ninyo ay kontento na kayo, hindi na kayo magtatanong pa sa akin kasi kung anong sinabi nila, yun din ang sasabihin ko. So balik, kung kulang po yun, kulang yung paliwanag sa kanila, eh hahanapin nyo talaga yung totoong paliwanag. So kung sasabihin ko po sa inyo, okay, kung tatanungin ninyo sa akin kung legit ba tayo o hindi, hindi lang ako ang dapat pagtanungan ninyo. Mag-research po kayo kasi sa ngayon maraming manluloko. Ako na rin nagsasabi na maraming manluloko. Matamis magsalita, magandang magsalita, pero sa kalubluuban nila, hindi naman pala ginagamit ang pala na panluloko. So, sa madaling salita, sir, mangalap kayo ng maraming produkto para mapansin ito mga application. Hindi lang mapansin. Kailangan magsanib puwersa tayo. Kailangan magsanib puwersa ang bawat mamamayang Pilipino. Hindi pwedeng ako lang, kayo lang. Dapat lahat tayong mamamayang Pilipino magsanib puwersa para mapabilis ito. Kasi yun lang ang inaantay na. Tayo lang sa bayan ng Pilipino ang inaantay niya na magsalita. Kung tawagin nila ako sa Congress, di swerte ha. Pag tinawag nila ako sa Congress, oy ikaw Brother Bong, Brother Ferdinand, ano itong... Ibig sabihin ito, sir, pag tinatawag kayo,
kayo ang magpresento doon sa presyo. Oh, siyempre. Kasi ako ang nakapirma dyan sa certificate. Halimbawa, sabi nila, oy, ikaw, Brother Ferdinand, halika nga dito sa Congress. Sagutin mo ito. Ano itong pinagluloko mo na 5 million? Saan mo kukuha ng 5 million? Yun. Swerte na tayo pag tinawag tayong ganun. Pag tinawag tayo sa Congress, shortcut na yan. Isang shortcut na yan. Kasi tututukan na niya ng sambayan ng Pilipino. Hello. Okay, nakinig ako, sir. Totoo kaya ng sambayan ng Pilipino. Sige nga, paliwanag mo nga. Baka ako'y makakuha din ng certificate dyan. At kung sabihin ni Congressman Marcoleta, halika nga, brother mong, at magpaliwanag ka nga dito sa Kongreso at saan ba natin kukunin niyang 5 million mo? Ang angas mo, ah. Kung sabihin niya sa akin, mag-i-smile lang ako. May tatanong mo ako, sir. Ito bang, nasa member ako, saan ba natin yung mga pwede maipaliwanan? Saan ba ang pundo nito? Pundo. Ang pundo hindi natin hawak. Kasi ang pundo na yan, pag-aari ng buong Pilipino. At yan ay mga nakadepositong ginto, mga pera na nakadeposito na ayaw bitawan ng mga bangko. Kasi walang issue, walang order ng Pangulo na bitawan na ang mga ito kasi ayaw man nilang yumaman po kayo. Ayaw man nila tayong maging haway. So, sa madaling salita, sir, magmarami ito, so, yun ang tinatawag na ibalik sa atin yung pera natin. Hindi ibalik, i-reward na yung mana. Ibigay na yung mana. Mana yan. Mana, hindi ano yan. Hindi. Mali yung salitang ayuda. Mali yun, ha. Yan ay mana. Mana yan. At ang mana, anuman ang panahon na magdaan, ibibigay yan. Mana yan eh. Mamatay man tayo sa kapagkikipaglaban, yung mga anak natin, sila'y makikinabang. Pero dapat, bilisan natin, at may tinakda naman ng Diyos na panahon yan, para maayos na yan. As soon as possible, 2023, masarap ng buhay ng bawat Pilipino. Sige, salamat. Okay, thank you, Berets Mindanao, Davao. Tutok lang po kayo. May mga messenger po ako at Facebook dyan. Tutok lang po kayo para maka-update po kayo. Ano ang messenger nyo, sir? Ferdinand Lagondino. Ferdinand Lagondino? Yung may katabi ko, si King Tiburcio dyan. Okay, thank you very much, Davao. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Yan, guys. Narinig natin ang kanilang pag-uusap. So, sa kunting minuto lang, hindi ninyo po lubos-lubosang maunawaan kung ano yung punot dulo, kung ano yung kagandahan ng ating ipinaglalaban. Kaya po, masasabi ko lang dito sa kanilang usapan o sa mga media pa na gustong magtanong sa NPICC at gustong malaman kung ano ang programa natin, kung totoo ba ito o hindi, legit ba o hindi ang NPICC, huwag na kayong manira. Huwag nyo nang i-ere. Mag-ere ka yung totoo. Alamin mo muna bago ka mag-ere, bago ka magbalita. Kung isa ka lang na hindi naniniwala o sampu kayo, million-millions na po ang miyembro ng NPICC. Kaya po, kung gusto nyo na alamin ang NPICC, magbigay po kayo ng isang araw. Isang araw ang dapat ilaan ninyo para mapag-usapan ninyo about NPICC. Kaya po, inuulit ko po, narinig natin sa segundo ang pag-uusapan nila, talagang hindi mo lubos-lubosang malaman at hindi mo maintindihan. Kaya po, sabi ni Founder kanina, mag-research kayo, wag lang siya ang tanungin. Kaya palagi namin sinasabi, mag-research po kayo. Huwag kayong maniwala sa amin. Ha? Kung totoo ito o hindi.
gumawa kayo ng personal ninyong pananaliksik para malaman nyo ang katotohanan bago kayo magmiyembro o mag-join sa NPICC. Kaya po, dito wala kaming walang napipilitan. Hindi po kami namimilit ng tao na magmiyembro sa NPICC. Kaya po, Kalowi, kung gusto mo pang malaman ang katotohanan, gumawa ka at maglaan ka ng araw mo na magsaliksik kung ano itong ipinaglalaban ng ating NPICC. Ipinaglaban ng ating founder ito, siya po ang may akda ng NPICC, if you don't mind, Kalowi. Yan yung kinausap mo, siya po ang may akda ng NPICC. Yan. Kaya nga po, pinangalanan ko siya, binansagan ko siya ng henyo ng NPICC. Okay, so, dapat po, magsaliksik po tayo. Huwag kayong maniniwala sa amin. Hindi po namin kayo pinipilit. Bago kayo magmiyembro, bago kayo mag-fill out ng application form, ma-orient muna ho kayo at alamin nyo ang katotohanan. Kaya, sana meron tayong natutunan at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video natin. So, don't forget to subscribe, select all, like, share, and comment sa baba. At panoorin ang mga video, i-share ninyo, and para lumawak pa ang ating talakayan ng NPICC. So, bye-bye and God bless us all.